wisdom. Pero hindi ako tanga-tanga. Sa tanong ni Mary Ann, how long did you wait for him or her? Hindi kami nag-antay. At hindi kami nag-aantay. Dahil ang tunay ay kusang dumadumi. Ay, oo, totoo yan. So, yun ang aming pananaw sa buhay. Etos! Charot. Baka wala nung, ano eh, dumating eh. Tunay pala. Ano to yung next question? Next question. From Sam. Teacher Sam. Hi, teacher. Total naman po, lahat naman po ng friendship ay nakakaroon ng misunderstandings minsan. Paano niyo po ba hinahandle yung situation ng ganun? Paano po kayo nagre-react lahat? Space muna. Space. Kayo. Dinabas po namin, pinagtutulungan. Pag mali siya, pinagkakaisahan. Sinasabi agad yung mali. Yeah. Sinasabi agad yung mali. Bahala na ako, sumama yung loob. Saka, i-review ka agad. Kasi nga, open review is better than hidden love. Anong address? Ano lang. Next question. From JJ. Dumalasa. Hi, JJ! Paano po kayo na buong apat? Pinanganak ko. Pinanganak kami ng panahon. Kwento namin isa-isa, Jay. Pinanganak ng panahon, pinagtagpo ng sitwasyon. Oh. Yeah. Oh, sorry. Okay yun ah. Next. From Marco Domingo Alicante. What will be your best 3 wishes if you happen to meet a good genie? May masama bang genie? Ano mo nasabing good? O game, ano daw wish nyo? 3 wishes, mabilis. Future roles. 3 wishes? Ano? Number 1, wisdom. Number 2, siyempre, magpapakasok pa tayo. Pera! Salamat, Shopee! Akin ang wisdom, pera agad. Lalo ko. Sa Patlo Resort. Kasi gusto ko laging nagsiswimming. Oh. Nag-i-ubos. Ako din gusto ko ng wisdom. Pero hindi ako tanga-tanga. Number one gusto talaga namin yung wisdom. Oo, wisdom. Kailangan ng wisdom. Siyempre, happy family. Happy family, happy. Oh. Ano ba yan? Happy! At saka syempre, magandang career. Teacher is, I prefer she. Yung 4-8. Yun na, number one wisdom sa lahat. Number two, syempre, financial support sa family and sa church, sa ministry. Pangatlo, Next, from teacher, teacher Pat. Hi, Char! Teacher Pat, hello. Hi, Char! Anong mga dahilan kung bakit nawawala ng gana o interes ang isang tao sa lahat ng bagay? Meron time. Walang pera. Asa? Hindi siya masaya. Ayun niya, yung panahon. Nag-expect siya. Kasi kapag ikaw ang ay nag-expect ng something sa isang bagay, pag yung bagay na yun hindi na meet yung expectation mo, mawawalan ka ng gana. Yeah. Next, from Darigel
Darigel Marcaida. Marcaida. Pang mayaman, mayaman ba? Mayaman. Masaya ka ba at kontento ka na sa buhay na meron ka ngayon? Icheroli muna kasi siya yung pinaka... Hindi ba nalaman, Chappy? Nalaman, Chappy. Hindi ako, kung tatanungin ako kontento ko, sobrang sobrang contented ako sa buhay ko ngayon dahil syempre ang pinaka-importante sa buhay, masasabi mong successful at masaya ang buhay mo kung yung puso mo masaya. So I can say that kahit walang love life, kahit nagiging limited yung resources, nagiging nagkakaroon ng mga pandemic, salita ng pandemic, napakalaking bagay ang pagiging masaya sa kabila ng lahat. Yun lang. Ano ba? Yung ngayon o ano? Siguro ngayon. Ngayon diba? Ha? Bukas. Dahil pandemic, or nasa ano tayo ngayon? Sa buhay mo. Sa buhay mo. General. Para sa akin, realization ko, lalo na ngayon sa panahon natin, ano? Contento. Contento ako in a way na, alam mo yun, malusog yung family ko, wala nagkakasakit sa amin. But three months yung lockdown, hindi kami nagpututo. Amen. Zero. Yun. Okay na ako doon. Siguro ano? I want more. Masaya naman ako. Masaya ako sa buhay na meron ako. At kung sa goodness ng Lord, diba? Contento. But sa needs ng lahat, syempre, kailangan natin ng more. Ako naman, masaya ako sa buhay ko. Siyempre, kasama ko si God. Kilala natin si God. Pangalawa, kung sasabihin niyo kakontentahan, I can appreciate all things, but I want more. Sabi nga, to be more, you can give more. So, lahat tayo kailangan natin mag-aim high. Yes! Next! Ang sarap ito. Shout out kay Benson. Ang sarap. Si Chupae, cake architect. Hi, Arky! Hi, Architect Patrick! Meron siyang shout out! Request. Shout out! Shout out! Ay, ang English yung tanong niya. Oh, English! Dapat English daw ang answer. Mm-hmm. How will you define a perfect life? Go! Mabilis sa ano ba yung mga fast talk, teacher roles? Define perfect. Happy life. Ang perfect na buhay ay masayang buhay. Ang perfect na life ay yung may life ka kay Christ. Amen. Hindi na nakamali. Tapat, kumbaga. Lord. Yes. Ako din, a perfect life is living with God. Okay. Number two, what are the odds that one of the people you have met is actually the person you're going to marry someday? Okay, translate it. Ano daw yung mga pagkakataon na? Ah, di ba madagdagan? Charot. Ito mo si architect, even, makapag-English. Not an even number. Paano mo dumala? Na yung tao na yun yung nakalaan sa'yo? You meet her or him by prayer. Ah, yeah. Yun sa akin. Sarap? Ang sarap nito, Phil Benson. Wala akong masagot. Ikaw, Teacher Rose. Ako naman, kasi siyempre, hindi naman lahat ng manonood ng vlog na ito ay Kristiyano katulad natin. We have the same faith. But, para sa akin, para din sa amin, no? We should meet in prayer and we should meet God. Kasi kapag hindi mo na-meet si God, you can never find the true love. Yes. Sa Christianity, kailangan Christian din yung partner mo. So, dapat pareho muna kayo ng faith. Yun lang. Next. Number three, when is the time to listen and when is the right time to speak? Ecclesiastes. Ako! Ecclesiastes. Insert will answer that. There's a time for everything, a time to speak, and a time to be silent. So, yun lang. How? Paano ba? Kailan? Kapag magulo na, so kailangan mo manahimik. Hindi lahat ng may apoy, kailangan dagdagan ng apoy. At hindi lahat ng kalamigan, dapat dagdagan ng kalamigan. So, be balanced lang. Tama! O, alam mo na, Chet. Thank you! Contestant number one! Okay, this question. Hi, Chair! Sabi niya, bakit puno-puno kayo ng problema para kung ihagata? From Brian! Aureliano. Aureliano. Hi, Brian! Hi, Brian! Hi, Brian!
Pasagot nga, Teacher Roy. Ano daw? Bakit daw kahit ang daming problema, masaya tayo? Hindi ala tayong problema. Bakit daw kahit may problema ka, hindi daw ala ta? Because may Lord ka. Yes. May relasyon sa Diyos. Kasi ang taong may relasyon sa Diyos, hindi mawawala yung pagsumok, hindi mawawala yung pagsumok. But yung pagkakakilala mo kay God, yun yung magpapatibay sa'yo sa gitna ng bagyo. Yes. Kaya ka namin nakakasama, di ba? 1 Thessalonians 5:16. Yes. Be joyful always. Amen! So number 2, bakit kaya lagi na lang may mga bagay na nangyayari na salungat lagi sa mga plano ko? Dahil may plano ng Lord. Yes. Pag hindi kalobrad siya ng Lord, hindi yun para sa'yo. Yes. Bakit binawasak ni God? Kasi baka yung plano mo yung magwasak sa'yo, kaya winawasak na agad ni Lord. Yes. So everything happens for a reason. Yes. Para sa kanya yung question eh, ko eh, mga plano ko. So alam mo na yun, Brian. Number 3, paano ba mag-handle ng problems? Natulog ka? Pray! Ay! Sorry! Sorry, loading ako. Wow. Oh my gosh, wow. Pray, mag-alat ako. Ano ba? Okay, last question. Walang pangalan. Bakit last? Bakit walang pangalan? Last na siya, guys. Ano ang bagay na kinakatakutan mong mangyari sa buhay? Anong bagay ang nangyayari? Ay, anong bagay ang kinakatakutan mong mangyari sa buhay? So, let's start with Teacher Riza. Sa akin. Parang seryoso ng part. Oo nga, parang biglang napaisip po. Parang iyon yung ano ba yung bagay na kinakatakutan? Parang seryoso lang po. Yeah. Ako, lately, na-realize ko lang. Siyempre, di ba, ano, broken family kami. So, parang in the near future, ang fear ko talaga is maging ganun din yung money. Mangyari sa akin. Siyempre, wala namang ibang, eh, wala namang taong gusto mo, di ba, maging broken family. It's such that, inalaw lang yun ni Lord na mangyari kasi nga, kagaya ng sinabi natin kanina may plan si Lord. Pero yun siguro yung number one fear. And yung ano, acceptance ng ibang tao. Parang, ewan ko ah, kayo tanggap nyo naman na ako eh, pero tanggap nyo ba ako? Hindi, okay. Naman. Hindi, pasensya ka na. Hindi yung acceptance talaga ng ibang tao. Siyempre, di ba, ano, nakikita ka nila sa church, na ganito ka, ganyan. Diba? Tapos pag may nagawa kang mali, fear yun yung fear ko na, hala, baka ano, dahil doon, hindi nila ako tanggap eh, hindi na nila ano, hindi na nila ako isama. Hindi mo na ako isama. Yung mga ganon, yun lang. Future Sheen. Fear of losing everything. Yes, parang ganon. Ako yung mawala yung mga mahal sa buhay. Yeah, sobrang, alam ko namang darating yung time na sa point ng death. Pero yun yung pinatatakotan ko. Ayoko mawala yung, especially my family. So, wala na lang partner. Ay, gusto na. Gusto na. At saka yung hindi kami magsama-sama sa heaven. Sharon. Ako, yung bagay na kinakatakutan ko is mawala. Sorry. Wow, oh, great. Hindi, ano, I think yung mawala is yung ano, yung presence ng Lord. Yung parang hindi ko siya makita na nagmamaterialize at hindi ko makita yung reality niya. Although, di ba, katulad nga sa kanda, even if, ano? Ano ba yun? Even when I don't see it working. Yeah. Di ba? You never stop working. So, although hindi, kasi iba pa rin talaga kapag you are filled, di ba? Talagang pag nararamdaman mo si God, kahit gaanong karami yung maging battle mo sa araw-araw, magiging ano yun eh, magiging victorious lagi yung pakiramdam mo. But yung pinaka-fear ko is yung ano, yung maging duyong tuyo na to the point na hindi mo, ikaw mismo hindi mo madidigay yung sarili. Yun lang. Dapat lagi basa. Lagi oily. Ako naman, kinakatakutan ko, same with Teacher Shin, mawala yung mga mahal ko sa buhay. Pero may karunto na hindi ko nabibigay yung buhay na pinapangarap nila. Diba? Parang syempre, kung sino ba magbibigay noon, especially for your family, hindi ikaw, di ba ikaw yung magsusukuyin sa parents mo. Kaya, yun yung fear ko, yung parang, syempre, tumatanda tayo, tumatanda din sila, di ba? Kaya, pero syempre si Lord pa rin naman nakakaalam. Kaya, ang importante sa lahat is,
lagi natin silang i-contemplate sama natin sa sila. May mga question pa ba kayo? Kung may mga question pa kayo, kasi yun lang yung mga nag-send. So, pwede nyo pa siyang ipahabol para gawin natin sa susunod natin. Like, part question and answer. Okay? So, thank you mga ka-subscribers yung nagtatapos ng ating mukbang with cheers. Ayan, and also with Q&A. Maraming salamat sa inyong mga question. And I hope meron kayong natutunan. Meron kayong encouragement na napulot dun sa mga shinare namin. So, till next time, patuloy niyo subaybayan ng Ed's Creation and we will make more videos to encourage more people like you. So, till next time, we love you, take care all, and God bless. Bye! You sing it, mama, don't stress your mind. We coming home to